Pag-usapan po natin, chronic abdominal pain, laging sumasakit ang tiyan. Hindi ito yung paminsan-minsan lang, nagtatae sa araw. Ito po yung matagalan. More than 2 weeks, sumasakit ang tiyan mo, paulit-ulit, minsan ilang buwan. Ano ang dahilan? Yan ang kailangan natin malaman. Uunahin natin po yung pinaka-common muna. Diba? Ganun kasi ako mag-diagnose. Ano yung pinaka madalas mangyari, kasi mas malaking chance yun ang sakit nyo, yun ang common eh. Tingnan nyo, depende sa lugar ng tiyan, sa taas, sa baba, sa kaliwa, sa kanan, iba ang nakikita natin. Pero pinag-usapan natin ngayon yung pang matagalang sakit ng tiyan. Number one, very common to, gastroesophageal reflux disease. Nangangasim lagi ang tiyan kasi yung asido umaakyat. Very common yan. Pang matagalan to. Actually, ilang taon pwedeng ganito nararamdaman mo. Minsan may sintomas, pag nakakain, minsan pag natutulog ako, pagising mo, mauubo ka na lang, malapot yung laway. Yan. So, kailangan ang gamutan dito, nakataas yung unan, uminom ng tubig every 15 minutes para mahugasan, konti lang kakainin, huwag masyadong busog, more maglalakad para bumaba ang kinain. Minsan binibigyan din ng gamot. Gastric reflux. Yan ang tinatawag na acid reflux. So, umaakyat. Next, pwede nagtatae, pero pag nagtatae na pang matagalan, bihira yun. Bihira yung nagtatae ng matagal. Usually, panandalian lang itong pagtatae. Merong tinatawag na laging kinakabag. Gas. May taong makabag eh. So, pwedeng meron siya kinakain. Baka puro gatas ang iniinom niya. Sumasakit ang tiyan niya. Lactose intolerance. May ganon. May mga pagkain nagkukos ng gas. Depende sa kinakain mo yan. O baka nai-stress ka. Yung mga nai-stress, laging makabag, laging mahangin ang tiyan, laging masakit. Pwede rin stress yan. Ito po, common. Actually, meron ako nito eh. Hindi nyo pa naririnig to. Number 4, very common to. Irritable bowel syndrome. May isang pag-aaral ang mga Japanese. Parang 40% may irritable bowel syndrome. May isang study ah. Ito, ilang taon masakit ang tiyan. Alam na alam ko to. Minsan, atake siya sa gabi. Kulul na lang ng kulo yung tiyan mo. Tapos hindi ka makatulog, lalo ka naiinis, lalong sumasakit ang tiyan. May hangin, bloating, minsan nagtatae, minsan constipated, nalilito ka, tapos masakit lagi. Pag nakadumi, mababawasan sandali, pero kulo siya ng kulo. Minsan ginagawa ko dito, dinadapa ko na lang. Pag higa mo, dumapa ka. Pag nakadapa ka, nakaipit siya, kahit pa paano mababawasan. Pero itong irritable bowel syndrome, sabihin ko na sa inyo, stress-related. Ang mga may ganitong sakit, hindi to cancer, hindi to nakakamatay, pero nakakainis, makuluan tiyan, sobrang sakit. Seasonal. Kung kailan ka very stress, yan aatake. Pag hindi ka naman stress, minsan kumakalma. Yan ang mahirap dyan. Ako may trick ako dito eh. Nasanay na ako sa sakit na to. Ang ginagawa ko, pag nagtatae, minsan nagtatae, minsan constipated. Pag nagtatae, malambot ang dumi, kumakain ako maraming saging. Saging para medyo tumigas-tigas konti yung dumi. So, pag nagdadiarrhea, saging. Kung ang problema ko naman minsan sa IBS, tumitigas, matigas yung tiyan, gagawin ko maraming kangkong, maraming gulay. Usually spinach, kangkong, green leafy vegetable para lumambot naman yung dumi. Ganun lang yon. Tumigas ang dumi, puro gulay. Lumambot ang dumi, puro saging. Ganun lang ginagawa ko. Nakakainis to. Connected sa stress, yan o. Connected sa nervousness, connected sa depression. Kaya kung may panic kayo, may nervous, may depression, may stress, masakit ang tiyan, malamang ito. Ito rin, matagalan, pinag-uusapan natin yung araw-araw masakit ang tiyan. Minsan, every week meron, every month meron, gallbladder stone. Baka may bato. Diba? Baka may bato sa apdo, kaya sumasakit. Actually,
Usually sa may kanan masakit, papa-ultrasound natin yung tiyan nyo. Pag-ultrasound, makikita may gallbladder stone. Paano matutunaw? Actually, pag hindi pa sumasakit, minsan hinahayaan lang. Pero pag ang gallbladder stone madalas sumakit, kailangan operahan. Kasi usually kailangan operahan. Pwede subukan, bawas taba, bawas kolesterol, baka mawala. Pero usually, pag sumakit, mas maganda yung operahan. Kasi pwede magbara siya. Patingin kayo sa gastroenterologist. Kasama na rin to sa GERD kanina, yung gastritis, mahapidin si Mura, stress-related. Pag lumala yung gastritis, pwede maging ulcer. Yan. Ang ulcer, chronic pain din yan. Sobrang sakit niyan sa sikmura. Yung gastritis, gas-gas pa lang to, di ba? Nagagas-gas pa lang sikmura. Pero ito, may uka na, may butas na. Ito, delikado na tong ulcer. Pwedeng dumugo, pwedeng mabutas ang tiyan, pwedeng maging emergency. Yan. Kailangan mo na ng gamot dito. Ano nagko-cause nito? Misan yung mga pain reliever natin. Mga aspirin, pwede mag-cause nito. Kaya ingat din po tayo. Mamaya, pag-usapan natin mga pulled muscle, no? Pero isisingit ko lang, wala kasi dito sa slide ko. May isang cause ng abdominal pain na kakaiba. Pag dito sa may sikmura pataas, kailangan isipin natin, baka sakit sa puso pala. Okay? Pag dito sa may sikmura pataas, sa may kaliwa, pwedeng sakit sa puso. Akala mo lang, uy, ba't parang inuulcer ako dito? Sinisikmura yung pala, puso na. So, kung may edad, tapos hindi gumagaling sa gamot sa ulcer, yung mga tinuturo ko, saging, inom ng tubig, pa-check sa puso. Pa-check ng ECG, baka puso pala ang problema. Okay, siningit ko lang yon. Kasi baka heart problem eh. Misan kasi yung sakit sa puso, hindi talaga sa dibdib eh. Misan nasa may sikmura. Number 8, tingnan mo na rin. Yung laging sumasakit ang tiyan, baka pulled muscle. O baka nagsisit ups ka, baka paghiga mo, tabingi, na pull, na pilay yung muscle sa tiyan. Pwede rin mangyari yun. Minsan naman, tingnan mo yung tiyan. Baka may luslus. Pwede rin na hernia, umbilical hernia, may luslus pala. Another cause, pag ako may lumalapit na pasyente, masakit ang tiyan. Titingnan mo talaga yung dibdib, titingnan mo yung balat. Minsan, may mga sugat-sugat pala. May mga sugat, yung mga ibang mga sakit sa balat, pwede rin. Yan, ang pulled abdominal muscle. At maraming sakit sa tiyan, bandang gitna, bandang baba, at babae. Pag babae ang pasyente, mag-iisip ka ng mga OB causes. Maraming mga sakit na pambabae sa may tiyan, sa may puson, menstrual cramps, endometriosis, meron ding ovarian cyst, sobrang sakit ang ovarian cyst. Meron ding infection, STD to eh, sexually transmitted disease, pelvic inflammatory disease, sa may puson din yon. Diba? Menstrual cramps, pwede rin. So yan din binabantayan natin. Yan ang mga mas common. Ngayon, nasabi ko na yung mga common, diba? Mga GERD, ulcer, irritable bowel, gallstone, OB, yan ang common, pulled muscle. Pumunta naman tayo sa mas bihira. Okay, mas bihira. Merong mga sakit na mas bihira na, ito pala common din to. Okay, nalampasan ko eh. UTI, kidney stones, bladder infection. Pero to sa may pantog na to eh, medyo mababa na yan eh. Medyo mababa na. Dito na, sa baba na. So malalaman mo naman doon. Pumunta na tayo sa less common causes. Okay, less common na to. Merong sakit na ulcerative colitis. Mas common to sa Amerika eh. Mas rare to. Inflammatory bowel disease. Merong ganong sakit. Pero medyo rare. Pero medyo serious. Meron din diverticular disease. Medyo may sira sa large intestine. May mga lumulobo-lobo. Masakit din yun. Nag-i-infect. Appendicitis sa may kanan, pero dapat mga
appendicitis, 2-3 days eh. Hindi siya dapat chronic pain eh. Hindi siya chronic pain. Tapos, dito na tayo sa mas rare pero deadly. O, ano yung mga deadly na matagalang masakit sa tiyan? Lalo na kung lumalaki yung tiyan, medyo may swelling, di ba? Ano na yung mga deadly na delikado? Siyempre, liver cancer kung sa kanan. Gallbladder cancer sa may kanan. Stomach cancer sa may gitna. Pancreatic cancer. Ang dami na mamatay sa pancreatic cancer kasi pag nalaman to, late na eh. Yung mga si Steve Jobs, Patrick Swayze, pancreatic cancer. So, yung mga cancer sa tiyan, yun ang isang delikado din. Binabantayan natin. Tapos, ano yung mga bad signs na kailangan nyo na magpa-check up sa doktor? Ito na yung mga bad signs. Pag ang dumi mo may dugo, kailangan pa-check up. Suka ng suka, kailangan magpa-check up. Namamayat na. May lagnat, ibang issue na yon. Severe pain, sobrang sakit ng tiyan, pa-check up na. Abdominal swelling and tenderness, lumalaki na yung tiyan. Parang may tubig, parang may bukol. Pag hinahawakan yung tiyan, masakit, ibang usapan na yon. Papa-check na sa doktor. So sana po nakatulong tong video natin sa mga common causes ng chronic abdominal pain para po sa inyo. God bless po.